Magandang umaga po mga kababayan. Nandito tayo ngayon. Kaabot po tayo ng Munting Tulong. Kaya tara, samahan niyo po ako mga kababayan. Padaan, padaan, padaan. Tao po. Asan tayo, sir? Ay, doon ba? Sige po. Oo, yung... Sir! Matinan ko ba? Kasi... Saan ba ang bangin nyo? Ay, ayan po. Sige. Pwede po tayong tumuloy. Pwede. Tingnan mo ang bahay ko, mahirap hindi. Kasi so mga po, kababayan, ito po yung bahay ni Lolo. Oo, sorry. Nahihiya ako sa inyo. Huwag ko kayong mahiya, okay lang po. Maganda hindi yung bahay nyo. Kahit maliit, cute. Pwede hindi naman na po ba? Pero... Lolo, ano po ang buong pangalan nyo po? Remigio Tumausad. Remigio? Remigio. Remigio po. Kumusta, ilang taon na po si si Lolo Remigio? Mga 70 ata. 70 po? O 70. Pero nagtitila, nagpapadyaka ko ng butilandok, ganyan. Yan po yung hanap buhay niyo po. Ay, talaga. Mula po noon? Ay, oo, mga 40 years na yon. Ay, 35. 35 years na po kayong naghahanap buhay bilang nangangalakal. Oo. Ganun po. Ilan po ang anak ni Tatay Remigio? Lima siya. Lima po. Lahat po lima. May mga may asawa na kanya-kanya siya. Pamilya po. Kung wala akong pera, bibigyan mo ako anak sa... Ah, nangihingi po kayo. Okay lang po, okay lang. Asawa ko. Nasaan po ang asawa niyo, Lolo? Patay na. Matagal na. Mga 25 taon na. So nag-iisa na lang po kayo dito? Oo. Kaya, nasa lubog itang ano. Apo. Ano ba ako sa iyo? Pero yung mga anak nyo po, Lolo, malapit lang po dito o malayo po? Ayan lang ha. Pero kung wala akong birahin, saan po ang anak nyo po? Saan po ang bahay ng mga anak nyo po? Doon na sa Bra yung pangasawa. Mga malalayo po sila? Malayo sila. Sinong yung mga kaanak nyo po dito, katabi nyo po? Katabi. Mga yan. So, minsan pag wala po kayong pira, papairam ng pagbili ko na nga. Sabi ko, manghihirap po kayo pambili ng bigas. Tapos, tinanyo po, sir. So, ayan mga kababayan, ito na lang po ang bigas ni Lolo. Bibili na halos dalawang litsi na lang po, no? Para pang buhay na yan. So, ngayon, hindi po kayo lumabas para nangangalakot po. Lumabas ako, punta ako sa kanina po. Naka 150 ako. Bila ko ng tilapia, ganyan. Tapos bumili po kayo ng tilapia, sa 150 nyo po na kinita. Doon po sa nagbenta na po kayo ng kalakal. Oo. So 150 po ang kinita nyo ngayong araw. May 40 nagbayad na po ng 20 dyan. Sa utang nyo po? Oo, sa utang. Kumusta po sa araw-araw na pamumuhay ng tatering mo? Nakakaraos din pag lumabas ako. Kaya sandaan ako, may PMA. Hahalap buhay ako. Kung minsan wala. Hirap, sir. Hirap. Pero, mutsatsagaro lang. Ang importante, kapakaan mo, wala ka kayong sakit, Lolo, no? Ay, wala. Salamat naman sa Panginoon. Eh, tingnan mo yan. Yan. Nagdadaharap ko. Kasi yan po ang number one yan. Number one nating sandata sa buhay, no? Yung pagdadasal. Ganun lang po sa buhay sa araw-araw. So, dinadala po kayo dito ng mga anak nyo. Kung minsan, sir, kung kailangan ko, hiram ako ng cellphone dyan, pupunta ko dito. Sabi ko, bigyan mo. Tinatawagan niyo po. Oo, papatawagan ko sa mga kapitbahay. Bigyan mo ako ng kwan. Katulad nung nakarlapas na kwan, COVID. Opo. Bigyan ko ng telephone dyan. Ano na lang, alang sa'yo ko. May pangyayari ibigyan. Wala po silang naibigay. Meron, pero, tama, 200 na. Mga, dilatan, sardinas, ganun lang. Mabigyan po kayo. Oo.
Bakit nag-iisa lang si tatay? Bakit ayaw niyang tumira sa mga anak niya? Nahihiraw. Nahihiya ako sa mga asawa nila. Alang hindi ko alam niya. Hindi ko gusto niya. Sana na patuloy yung kalakasan niyo na kaya pa magtrabaho na hindi po kayo magkakasakit. Yan po yung importante. Importante. Ang Diyos ang number one. At saka makiano ka sa mga kapwa-kapatao. Huwag kang gagawa ng mga masama. Ayaw ko yun. Alam mo ngayon, maraming kanya. Okay. Sa mga sabo, ganyan. Ayaw ko yan. Tinuturuan ko ang mga anak ko. Hindi ka mag-iinom, hindi ka magtatawag, hindi ka ganito. Ganito lang. Tingnan mo. Kahit ganito ang buhay, basta... Okay lang. Okay lang po yung marunong makisama sa kapwa, no? Oh, at saka... Ang importante, maghanap buhay ng marangal at kahit makikumita ng maliit, basta meron. Kung ano, may nahulagan ako yung ano mo yung papapadyak ko yan, hinulog mo 20-20 isang araw. Ayan. Ah, yung padyak niya po, hinahulugan niya po pa yun. Hindi pa po sa inyo yun. Hindi. Buti may mabait na tao na pumayag na maghulog-hulugan ng padyak. Ay, kasi boss, sabi ko, wala akong ano ng padyak ko pagbuti lang to po sa opo. Pwede bang araw-araw 20-20? Nako, magigipit ako kumisan. Minsan hindi niya pa nabibigay yung 20. Oo, hindi pa. Kung tapos pasensya ka na po. Ano, bibigyan ko na ano gulay, may gulay yung anak ko, ano ba may talong. Bigyan siya. Niya. Ilan, ano ba ang mga trabaho sa mga anak kita ni Lolo? Ay, wala silang trabaho. Anong mga hanap buhay po nila? Ay, yung lupa ko, binigay ko sa kanya. Ito sa iyo. Parte-parte na po. Sa iyo. Pero may asawa na sila. Ano? Kung may kung wala akong pera, papayaraman ako, anak, bandili ko ng ganito. Oo, tatay, lalo sa gamot ko. Mayroon kayong maintenance. Ay, oo. Ano po, para po sa ano ngayon, po yun? Sa mga matatanda, siyempre kung 22 ang isang tabletas ko, ili senior, bale, 14 o 15 yun. Opo. So, ano, araw-araw po, oo, yan po yung binibili. Kung minsan wala akong mahanap buhay, pahiram ng pangbili ako ng gamot, anak, sabi ko sa mga anak ko, bibigyan naman ako, 50, 100, kanyan na. Buti nandiyan din yung mga anak mo, kahit paano, meron kang tatakbuhan. Ang ibig ko sabihin, habang malakas ako, ang kwan ko, kasi 30 years ako nagaganyan eh. Opo. Pero, hanggang kaya niyong maghanap buhay, hindi. Gagawin niyo po, maghanap buhay po kayo. Ayan po yung nandito na sa bahay na nakaupo, nakapirm. Nakaganyan yung anak-anak, siyempre yung mga sakasawa nila. Di matatapo, nagpagawa ko sa mga kapit, yung kaibigan ko ng kubo-kubo, kung ganyan. So, di ayos na. Opo, at least panatay kayo dito, at kahit anong oras, gusto nyong lumabas, gusto matulog, gusto magpahinga. Oo, ganun, pwede sir. Po. Okay, Lolo, meron akong munting ibibigay sa inyo, no? Ito, meron ako, malalagyan na natin ang bigas ng ano mo. Salamat. Bigas ka na dito, medyo matagal-tagal mo maubos yan, then mag-isaw po kayo. Tapos, meron tayong ditong gatas. Ayan. May gatas na po kayo dyan, tapos may sugar na rin. Ayan po. Tapos, may mga noodles na kayo dito. Ayan, may mga noodles na at mga dilata, ha? Yung mga dilata na po kayo dyan. Tapos bukod sa po dyan, meron pa kayong isang buong chicken. Ayan. Isang buong chicken. Meron ng sayote, sibuyas, bawang at luya. Para mamaya magtinulang manok po kayo. No? Para may sama na po si Lolo. Para lumakas. Para bukas, pag naghanap buhay uli, nagpapadyak, lumakas ang mga tuhod, no? Oh, sir. Okay. Pasensyahan mo na ito, ha? Dahil sabi ko nga, hindi ako mayaman, kailang sa kagustuhan ko kahit papaan makapagbigay sa inyo ng munting tulong, ha? Salamat, sir. Pasensyahan mo na, Lolo, ito. Salamat.
Okay, ano ba pa ba ang pangarap ni Lolo Remio sa buhay? Ang pangarap ko sana, sir, kung nagkaroon ako ng kunting pero lang, mapaayos ito, parang hindi ano yan, kunti lang, kahit yung ganito lang, ayos na. Ayos na. At saka kunting pera panghanap buhay. Kapital ng 1,500, ganyan lang. Yung mga pangangalakal nyo. Oo, ganyan lang, sir. So, walang kapitbahay si Lolo dito na anak. Puro kamag-anak lang. Malalayo po. Anak ko yun. Ah, saan po? Anak ko itong dalawa. Ito po? Oo. Pero, ayos lang, dyan ako matutulog pang malakas ang ulan. Pag minsan? Kung malakas ang ulan. Mm. Sunti. Hindi, ba ganyan lang yung tubig dito? Opo. Ganyan. Nakikitulog kayo dyan sa... anak nyo, pag may malakas na po ang ulan. Dyan sa kusina, sa lutuan. Dyan po kayo natutulog. Mm-hmm. Itong magkaharap na bahay, anak nyo po yan? Anak ko yan. Yung compound po, itong compound sa inyo po. Tumago, ito. Sir. Sa mga pamilya mo ito. Pamilya ko ito. Mga kaanak nyo po. Mm-hmm. Pwede maina po, no? Kahit papaano, nandyan po yung mga anak nyo. Salamat, sir. Binigay nyo, sir. Po, walang anuman po, Lolo. So, happy ka na dito sa munting tulong namin sa inyo. Oo, kasi... Sige, ilagay na natin dyan. Oo, yan. Para magkalaman na po yan. Oo. Salamat. Ayan. Oo. Malapit na mapuno. Kunti na lang po lang, puno na. Thank you, sir. No? Isirado mo niyang maigi para hindi... matapon. O, ayan po. Okay, hindi na kami magtatagal, ha. Maraming salamat. And then, mag-ingat po kayo dito, no. Minsan, relax din po kayo kung meron na po kayong munting naiipon or naitatabi. Huwag niyong pilitin na lumabas. Ayaw, at maghanap buhay. No, pero, bigyan niyo po ng oras yung katawan niyo na mag-relax, lalo na sa edad niyo po. Kasi minsan, yung isipan natin, malakas pa, pero sa katawan, hindi na po kaya dahil tumatanda na po, no? Okay, sige, maraming salamat po, Lolo Romeo. Mag-ingat po kayo palagi dito, ha? Yes, sir. Okay, bye-bye po.